kaibigan. Lalo, kasi sa atin, yun ang pinakamabigat na application sa atin sa Pinas eh. Kasi hindi ganun ka-aware ang tao dyan pagdating sa ganyan na sabi, hindi, hindi ako pwede magdasal dahil mayroon na Jesus, ganito, wala akong ablution, walang tubig. Maraming katwiran, di ba? Wala akong dalangkwan, lalo na minsan yung ibang sinusot lang yung mga tipon, litawan tuhod. O, yung mga ganun bang katwiran. So dapat talasan na yun, kahit anong mangyari, kailangan na magdasal. Katulad yung katwiran na litawan tuhod, eh, ba't yun ang ismood mo? Eh, Muslim ka. Sabi nga ni Isik Ibrahim Al-Gech, tingnan mo yung technique ng shaitan. Di ba yung tob, sobrang haba. Sobrang haba, di ba? Bawal naman yung lumagpas ng bukong-bukong. Ngayon naman, nung pinaiksi, sobrang naman iksi. Tingnan mo, sabi niya yung technique. Oh, kasama yan sa kanyang sinama sa Dars. Nasabi niya, tingnan mo kung paano paglaruan ng shaitan ng tao. Ang misdal, ibinawal. Pinahaba naman yung tob, sahit sa lupa. Yung pantalo, sahit sa lupa. Nung magsuot ngayon ng maiksi, hindi naman maiksi dito na dapat, di ba? Dito yung maiksi eh. O dito, short lang. Dito, pinalabas naman yung aura niya. Yung mga nag-gym yan, tingnan mo yung, mo yan. Sabi niya, tingnan mo kung paano maglaro ang shaitan sa tao. Ha? Nung pina, dapat tabaan, di ba? Sinobra ng haba. Nung iniksian naman, sobra rin ang iksi. Parang hindi pwede sa sharia. Isa ko na, Ustad, sa mga kababaihan, tama ba yung nahihila na yung hayad na sa kwan yung tinalaki, damit? Yung isang dira. Oh. Yung halos yung kanilang paa, hindi makikita. Kaya nga, nangyayari, sayad na sa kwan, nahihila na yung damit. Yun yung mas maganda. Huwag lang sobrang haba pa ulit, katulad yung tilaki ni Sheikh Ibrahim yan, sa patwa rin. Kasi ang inaano ko doon ba, may madaanan nga yung mga najis. O kahit madaan yung najis, yung alikabok din, yun ang panlinis doon. Tinalakay na ni... si Sheik sa atin naman. May natama na najis, eh dumadaan din niya sa alikabok. Yun. Malinis na yun. Yun yung panlinis niya. Yun ang panlinis. Kung may najis. Kung may makita ka pa rin najis, ikuan mo sa alikabok. Alikabok talaga pantanggal doon. Pati yung sapatos, kaya sabi rin, kalib. Pwede ka magdasal ng nakasapatos sa masjid, pero bago mo magdasal, tingnan mo yung sapatos mo. Kalib, ibig sabihin, ganun. Galigtari mo, tingnan mo kung may najis. Kapag may najis, linisan mo sa aligabok at pwede mo na ipandasan yung sapatos. Pero yung abaya na hindi naman sumasayad sa lupa, tapos may jazz naman, yeah, jazz din ba yan? Okay sa... naman. Pero pinaka the best kasi, kaya ngayon yung sinabi ni Sheikh Utaymi naman doon sa mga naglilito ng muka. Kung ang nabi inutusan na itago, kung makikita ang paa, haram. Dagdagan ng dira, isang arms. Dagdagan ng isang arms ang kanyang abaya para hindi makita ang paa. Kung ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos na itago yung paa, ano pa yung muka? 'Di ba? Ang sabi ni Sheikh Utaymi rahimahullahu ta'ala, na nasaan ba yung sentro ng kagandahan? Na kapag ang tao, kaya sabi niya, 'di ba sinabi ko na rin sa inyo, na kapag umattend ka sa kasal, meron ba nagtanong na ano, kumusta yung paanong napangasawa? Maganda ba? Ha? Sabi ni Sheikh Utaymi, ang tatanong ni sabi, ano, kumusta? Maganda ba, pogi? Saan ang, kanon, saan ang sa ibig sabihin, saan ang patukoy? Sa mukha. Sa mukha. Kaya sabi niya, anong hikma? Bakit kailangan takpan yung iba? Kasi nandito yung kagandahan. Nasa mukha. Andyan yung pitna. Andyan yung pitna. Diba? Tingnan mo, pag may magkasalan tayo, anong itatanong ng mga, pag ito nakipagkasala, itatanong nung dadatnan mo? Musta yung pa? Nung ako yung Kristiyano, wala akong na-encounter na nagtanong talaga na, kumusta yung paanong napangasawa? Maganda ba? Maganda ba ang katawan? Ganun wala. Mukha talaga. Mukha talaga. Nung makibasa ko rin yung paano yung sigurado, sabihin yung tama. Kaya bakit yun ang hikmat, tinatakpan ang mukha? Mahirap pa dyan na nikabi niya. Pagka ikanasal, tatanggalin yung nikab sa kasal. Yun ba mahirap? Maraming masala pagdating. Kaya yung mga picture, hindi nga niya makita yung picture. Katulad pa yung picture niya. Talagang shit, gagawa ng isa sa atin. Nakita mo kung gaano ka-reliyoso. Pagdating doon sa kasal niya, sang katutak na buod siya naka-video, sang katutak ang picture, di ba? Kasi yung bagay na, kumbaga, alam mo, parang kasing gubulong sa hindi, misan lang yan sa buhay mo eh. Parang bang ganun, di ba? Samantali mo, ang kasal, misan lang mangyari yan sa buhay mo. Tapos wala kang mga souvenir, wala ka, di ba? Parang bang ganun, di ba? Pero haram talaga. Di ba? Ang Islam talagang kung susunod tayo, talagang salim. Kaya nga sabi ni Sheikh Fauzan, Salih Al-Fauzan, kahit ang jihad ay awa. Hindi maunawaan ng mga tao kasi kung ipaliwanong niya, alam nilang jihad patayan. Paano naging awa? Itinalakay niya sa Bulugal Maharam. Paano naging awa pati yung jihad? Hindi, kasi nga ang tao, di ba?
Ang Muslim hindi lang offensive, hindi lang defensive eh. Offensive din tayo pagkaya na natin eh. Mga di, pero hindi natin pwedeng imuda karatol lalo sa atin kasi hindi nila maintindihan yan. Akala niya terorista ka. Kung mag-umpok-umpok tayo itong pag-uusapan natin, hindi nararapat, lalo kung uwi tayo ng Pilipinas, huwag natin banggitin basta yung ganitong sitwasyon kasi hindi maintindihan ng tao. At hindi mo alam kung sino yung kaharap mo. Nasasabihin mo ang Islam hindi lang defensive kung hindi offensive. Na pwede siyang sumalakay. Kasi bakit? Yung jihad, kaya ginawa yan para yung la ilaha illallah, mangibabaw, naawa yun sa tao. Bakit naging awa? Kasi once na mag-Islam yung tao, anong pupuntahan niya? Pag hindi siya mag-Islam, andino, sabi ni Sheikh Fauzan, awa. Talaga totoo awa, di ba? Kasi kung hindi mo sasalakayin, halimbawa, katulad ng panahon ng mga sahaba, di ba? Marami, nung malakas na ang Islam, sinakop nila Roman Empire, Persian Empire, lahat ng empire noon, kinuha na nila. Sinakop nila. O, di ba, may mga nag-Islam sa Bihag. So, awa. Pero kung ngayon mo sasabihin yan, sino makakaintindi sa'yo? Meron kaya tayong makakaintindi sa atin na sinasabihin mo, itong aming ginagawa ay awa sa inyo. Hindi kaya intindihin. Hindi kaya intindihin. Malawak masyado. Pero may mga rules. Kailan pwede yung defensive, kailan obligado sa atin yung jihad, kailan mustahab, kailan... Ganito ba? May mga permiso kasing dadaanan. Hindi katulad yung nangyayari sa atin sa Pinas. Magdideklara lang siya sa sarili. Hindi pwede yun. Kasi susunod ka sa pinuno mo. Kaya pwede yung pinag-aaralan. So, mapakalawak ng talakayin din. Kumbaga yung masala. Eh, hindi ka basta papasok. Pero sa totoo, awa ito sa atin. Kaya nga kung isasagawa natin ng Islam, magiging kuhan yung ating pamumuhay. Blessing talaga yung pamumuhay. Kasi sun eh. Pag oras na sinalungat mo yung sunan ng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ang kasunod niyang pitna. Ang darating sa'yo, pagsubok. Kasi sinalungat mo yung turo ng Islam. Alimbawa, sa agad ganitong alimbawa, kasi sinabi nga eh, ati umaha, ati uraso, ulil amri minko. Oo nga, may pinuno. Pero taniwas naman yung ginagawa sa Islam. Ang paliwanag nito, di ba? Kailangan ka sumunod sa amir eh. Oh, susunod ka talaga. Alimbawa, magnanakaw. Susunod ka pa rin. Hanggat hindi naging lumabas sa Islam yung amir mo. Yan yung matinding kwan sa... Kaya yung alimbawa, yung ipag-utos yung agin sa Islam, susunod mo pa rin? Oh, hindi. Alimbawa, maliban lang yung maasiya. Lata at alil makluking, ida maasiya til khalik. Yun naman yung sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, walang pagsunod sa nilikha kung ito ay pagsuway sa lumikha. Alam mo, hindi ka pinagdarasal, hindi ka susunod. Ano ba, yung gagawin, ang gagawin nitong amir, taliwas sa gawain ng propeta. Siya yung gumagawa. Halimbawa, ang amir natin, halimbawa lang, ang amir mo magnanakaw. Kaba ng Pilipinas, hindi, kaba ng anong bansa, bumanggit ng pangalan ng ano ba, nagnanakaw. Paano gagawin natin dyan? Pero hindi man naman ipinag-utos sa'yo na magnakaw ka? Hindi naman ipinag-utos sa'yo na magnakaw ka. Siya lang kumbaga nagnanakaw. Siya nagnanakaw. Halimbawa, Sad, Halimbawa, may utos pa rin siya sa... Hindi, tapos ko lang natin. May utos pa rin siya doon sa umma na ganito yung gagawin. May mga rules siya. Susunod pa rin tayo. Hanggat hindi lumalabag sa katuruan ng Islam. Katuruan ng Allah at saka ng propeta. Katuruan ng Islam. Pero sobrang mang-api na yan. Kaya kanina, kasama yun sa tanong. Paano kung pinuno ay mapang-api? Pwede bang ipanalangin? Alam mo, sagot ni Sheikh Ibrahim Al-Gait, hindi pwedeng palangin kung Muslim. Ano, sir? Ipapanalangin mo yung mapang-api. Pero Muslim siya. Kasi kanina, yung mas alakangina na isa pa, yung sa isang mas nung hadith, doon din yung sa hadith na yun eh. Kasi si Omar ibn Khattab, kumbaga, ipinanalangin niya yung mga kufar. Kung narinig nyo kanina yung dumating siya, masabi niya, Faja'ala, yasubbuhum al-kufar Quraysh. Faja'ala, dumating na siya. Diba? Yung kala, Ja'a yawmal khandak. Ha? Ano kalagay doon? Ja'a yawmal khandaki. Kung narinig niyo yung una ng hadith, dumating si Omar sa labanan sa khandak. Ha? Ano kalagay doon? Ba'ada garabati syams. Pagkatapos na lumubugang araw. Faja'ala payasubbu. Yasubbu kupara Quraysh. Sinumpa niya yung mga, kumbaga ipinanalangin niya yung mga kupar ng Quraysh. Pinanalangin niya ng masama. Sama. Pero hindi pinawalan ng Yusuf. Kaya sabi ni Sheikh Ibrahim Al-Gait, Yajus na ipanalangin ang mga di mana ng palataya. Halimbawa, halak. Yung bang sirain sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero grupo. Hindi, huwag kang babanggit ng personal na pangalan. O kaya personal na ganito. Yung bang tinutukoy mo mismo, kung special doon sa dua mo, kung sino yung pinasisira mo sa Allah. Kumbaga general yung dua mo para sa mga kupar. Okay yun. Kasi ang hikma, sabi ni Sheikh Ibrahim Al-Gait, maaaring mag-Muslim, yung pinapanalangin mo.
Hindi mo alam kaya yung pinaliwanag niya ang puso ng isang ng isang tao ay nasa pagitan ng daliri ng mananampalataya, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pwede niya sabihin anytime. Kung marami kunyari isang barrio na gumagawa ng kasamaan, pwede mo sila o yung kupar, basta mga kupar. Pero wag ka mag-pinpoint ng isang tao lang. Isang tao, specified. Isang grupo, specified mo talaga na ganun. Kaya kung kahit pa kaaway mo siya. O kahit paaway, ang kuwan mo, general, para kuwan, hindi ka pwede magsabi ng pangalan. Hindi, kaaway mo mismo. Oo, yun na nga, hindi pwede, hindi pwede. Kaya kahit yung sinabi niya kanina rin, yung dalim, na Muslim, yung dalim, isipin, mapang-api, o ano, hindi na pwede palang panalangin. Kasi nangyari dun sa lugar na Misano Balitsis, ang naging, ano nung Amir, yung alim. Hmm. Kasi yung alim, gusto niya, maisa yung mga tao magsala ng Salatul Eid. Mm. Naisa na yung mga Muslim, yung tatlong, apat na masjid dun eh. Yung tatlong masjid, naisa. Sama-sama. Pero itong isang masjid, ayaw, kasi nandito yung Amir nga. Mm. So, dito, puti lang yung nagsala sa, dito sa masjid. Isa. Karamihan, dun sa labas, dun sa alim. Yung mga masala na gano'n, yun yung tinatalaki ng mga ulama natin, na kung yung isang munkar, yung isang kapangitan, ay madadagdagan ng isang pagkapangitan at ang magiging epekto ay dadanakan dugo at gulo, dapat magkuhang karon. Maglaylo ka. Huwag mo na ipagpilitan katulad yung ganung nangyari rin niya sa amin. Ang nangyari ang ano kaya mo kasi, na. Yung pride. Pride ang na ayaw mo na yun, hindi kailangan kumbaga hindi kailangan ano tawag dito. Pag sumikapan mo, ipagpilitan mo. Na ganun dapat ang mangyari. May nangyari pa rin, Ustad. Hayaan mo na yun. Unless, alhamdulillah, nagdasal sila ng Eid, nagdasal ito ng Eid, at least walang gulo. Ang nangyari naman, dalawang nangyari yun. Yung unang, pangalawang nangyari, yung alim na yung naging Amir. Mm. Kasi siya yung binuto ng mga tao na maging Amir. Mm. So, gusto talaga nung alim na maisa yung mga Muslim. Mm. So, ang ginawa niya, nilak niya yung masjid. O yun. Yung naglak. Yung Amir, oo. Yung Amir, nilak niya, yung masika sa'yo, in-announce siya, sabi niya, magsasala tayo ng Salatul Eid sa ditong lugar, na ganitong oras. Wala pa rin, yung iba, pumasok sa masjid, in-announce siya, yung iba, dito tayo magsasala sa masjid. Yun, magiging kwan yun, correct. May kontra. Kaya dapat yun, iwasan. Kaya ginawa nung Amir, nilak niya yung masjid. Ang ginawa nung mga ibang Muslim na maranaw, doon sila nagsara sa labas. Hindi talaga sila sa sumama. Magiging away kasi yun. Hindi pwede sa ating system. Yun yung sinasabi sa dalawa. Pag magkaroon na magiging cause, kaya mo, katotong po tayo. Huwag tayong magkaroon. Kaya hindi tayo pwedeng maggatong o sumama rin sa ganung bagay. Hindi. Kasi bawal yun sa ating sakunang Islam. Nila, ang hukom ay kailangan ang magbigay ng patwa ay mismo yung mga ulama sa lugar. Kasi yung sitwasyon na talagang sitwasyon na nangyari, hindi natin nalalaman. Kaya hindi sakop palimbawa ng mga ulama rito, at mo, katulad yun sa Pransa, yun yung tinatalakay nila ngayon. Kailangan na magbigay kung sino yung ulama ron, yung alim doon sa lugar na yun, siya yung nakakaalam ng sitwasyon. At siya yung maghuhukom sa aabot ng kanyang makakaya, pero siya yung alus sunatul jamaa rin. Nakapag-aral sa mga tauhi o yung ba, yun yung ganun baga. Pero sa kanila dapat manggaling yung patwa, anong gagawin? Katulad natin sa Pila, siyempre, alam natin. Kaysa magkagulo-gulo, ayaw mo siya mag-eat rito. At least nag-eat. Nag-eat yung sa masjid. Nag-eat yung nandito sa open space. Ay, importante, nag-eat. Kasi sa atin, yung pride hindi nawawala talaga yan. E minsan yung kwan, pakausap siya, di ba? Siya yung nakakuha kay Mayor. Kasi may mga ganyan sa atin eh. Sa amin nga sa Kalamba, nangyari yan eh. Nalilito na si Mayor kung sino presidente. Lahat ng papanik, presidente. So, yung mga ganyan bagay, kwan na natin. Ibig sabihin na yung maisa sabihin mo sa atin sa Pinas, lalo ngayon sa dami ng sekta natin na nang nakalagay dyan. Oh, yung isa pa yung mga pansasal. Tinilaki rin nila siya yung Panginoon sa taas sub eh. Nalimbawa kung ang majority ay nasa kanila yung ulama na kinikilala, pinuno. Pero hindi ahlus sun. Tapos minority kayo na ahlus sun. Siyempre, yun ang desisyon ng kuan. Paano gagawin natin? Eh, hindi tayo pwede sunod sa bida. Oh, yun nga. Pag bida na pinag-usapan, walang kuan, walang taat sa... Alam mo, maliban lang, iikukan natin sila. Alam mo, bibigyan mo ng warning. Yan ba, katulad mga kuan, sabot ng makakaya mo, sabihin mo na hindi. Yung gawain na hindi ganito. Hindi pwede yung magkahiwalay grupo-grupo. May grupo ng ganito. Tulad sa atin nyo, may grupo halimbawa Nasrullah. Merong Shabab, merong Dawatot Tablik. Iba pa ngayon yung Shia. Iba yung Shaira. Iba yung Murji'a. Iba, Jahamiya. Kung ano-ano, Jahamiya, ang dami. So, parik na yan eh. Yan yung tirak.
fear ka. Na yun yung sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. So hindi tayo pwedeng sumunod. Ah. Pag alam mo na sa bida, hindi tayo pwedeng diyan. Kahit pa kumbaga majority sila. O kahit pa mag-isa ka. Hindi ka pwedeng. Kahit mag-isa. Alam mo sabi niya ni Sheikh Pausan niya, si Sheikh Pausan niya. Ang nagsabi niya, walau anta wahdak. Pa anta minal haq. Kahit pa nag-iisa ka. Dahil nandun ka sa haq. Das ko totohanan. Yun ang kwani Sheikh Pausan. Hindi tayo pwede. Mubtadi, alam mo ng bidah. Sasama tayo sa bidah. Magiging kawawa niya yung mga bagong mga kapatid. Kaya nga, hindi, yun yung tungkulin natin na kailangan talaga maakay natin sila. Ngayon mo, nakakapag-aaral tayo. Anong layunin? Inalis mo yung sarili mo sa pagkajahil. Naalis ka ngayon sa pagkagiging mangmang. Ang pangalawang mission mo, paano ialis ang mga tao sa pagiging mangmang. Kaya una lagi sarili natin. Yung konti mo natututunan, gagamitin mo, bigyan mo ng paalala. Kasi ang ala pa rin na magtaupik dyan eh. Dua sa kanya. Kung hindi sumunod, alhamdulillah. Kung sumunod, alhamdulillah. Bakit sa panahon ba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahat ba naniwala sa Rasul? Hindi. Sa panahon ni Umar ibn Khattab radhiyallahu an, lahat ba sumang-ayong kay Umar, sumaludo? Lahat ba sumang-ayong kay Ali? Lahat ba sumang-ayong kay Uthman? Sa mga sahaba, lahat ba ng kanilang mga kaum sa kanilang kapanahonan sumang-ayong sa kanila? Hindi. Kung hindi, mayroong lumabas na, papatay sa kanila. Kita mo si Umar, saan namatay? Sa masjid. Radiyallahu anhu. Ang Ali, pinatay. Ang Uthman, pinatay. May mga lumabas na kawarid. Saan ang galing? Mismo mga Muslim. Lumabas ng Islam, yun ang pumatay sa kanila. So sa panahon ba natin? Kung sa panahon nila, meron. Sa panahon pa natin ngayon. Mas lalo. Di ba? Kaya lang yun ang usapan doon. Alhamdulillah, yun nga sabi ni Sheikh Pausan, kapag ikaw, kahit pa nag-iisa ka, dahil yun sa mas'ala nung kan eh, nasa akuan ka, nandun ka sa tama, wala kang dapat ipag-alala. Antal jama'a, sabi niya. Jama'a ang tawag sa'yo. Yung pala sinabi niya isa. Wa antal jama'a, walaw anta wahdak. Isa pa yun. Ikaw ay tinatawag na jama'a kahit ikaw ay nag-iisa. Kasi meron din nga, merong inano ng mga Ashaira na dalil na sabi ng propeta na darating sa panahon ng darating ang panahon na ang mga Muslim ay nadami. Tapos kung saan yung majority, doon ka sumali. Kasi pag yung hindi ka sumali, mawalay. Ay mapupunta ka sa impyerno. Eh, ang dalil na yan, kaya sabi rin ni Sheikh, hindi nangangahulugan na ang basihan ay kung gaano kadami yung jamaa, yun ang totoo. Bawa, katulad niyo, siyempre, ina-announce, nung pang nandun ako sa Pinasyon, ang announcing na ang trabaho ng Dawat ng Tablik over 200 countries. So, siyempre, kung titingnan mo, kaya nga, ang dalil ng iba, kung hindi totoo itong gawain na ito, ay hindi pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay makarating sa iba't ibang sulok ng daigdig. So, ibig sabihin, ang dalil doon, daming sumunod. Pero hindi nangangahulugan kayo sa hadith ng sa Kitabu Tauhid din, meron doon. Pan-Nabi, meron doon isa roon. Mintalata ila tis'a, rahat. Ilan yung kanyang kasama? Bid'a. Ibig sabihin, 3 hanggang 9, yung kasunod ng propeta. May propeta na 2 ang kasunod. May propeta na 1. May propeta walang sumunod. Kaya nga sabi, kung ang labanan ay doon sa dami, kasi at ngayon sa ang bilang ngayon sa buong mundo kung pag ang bibilangin kung alin ang maraming grupo ang Ashaira at saka Salafi, mas marami ang Ashaira. Ngayon ang iba pang yun pakat, ang ano ng mga Ashaira na sinasabi nila na walang kukontra na kahit sinong ulama kung sa bilangan lang mas marami ang Ashaira. Ito yung mabigat yung binigisan ni Sheikh Pausan, sabi niya antal jamaa walaw anta wahda, sabi niya ikaw ay jamaa ang matatawa, grupo ka hanggat ikaw, kahit ikaw nag-iisa, hanggat ikaw inanusak. Alhamdulillah, sana marami tayong natutunan sa aking ginawang video. At kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-like naman po. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe po kayo. At pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. At kung mayroon pa kayong mga katanungan at nais malaman, paki-comment lang down below.